Tinawag na unconstitutional ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang pag-certify ng Pangulo sa Maharlika Investment Fund Bill. Baabuso raw ito ng kapangyarihan ng Office of the President. At live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, anong latest dyan? Julius, maaanghang na pahayag ang binitawan ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa kanyang turno and contra o privilege speech sa Senate debate sa Maharlika Fund Bill. Tila dito rin binuhos si Pimentel ang kanyang mga pag-question sa panukala matapos hindi payagang tapusin ang kanyang pagtatanong sa interpelasyon kagabi. Naging mainit ang sagutan ni Senate Minority Leader Coco Pimentel at Senator Mark Villar sa gitna ng interpelasyon sa panukalang Maharlika Investment Fund Bill kagabi. Ilang oras na kasing dinidepensahan ni Villar ang panukala. Pero si Pimentel hindi pa kumbinsido at gusto pang magtanong. Hiniling ni Pimentel na suspindihin ang interpelasyon at ituloy na lang ngayong araw. So we can start tomorrow on a new topic which is now defund. So tapos na tayo sa corporation, Mr. President. Then we need to talk about the fund which is being managed by the corporation. Pero tinabla ito ni Villar na may akda ng panukala. I object. I think we've debated this extensively. I've answered all the interpolations. Sinang-ayuna naman ni Senate President Mig Zubiri si Villar, anya, karapatan ng may akda ng panukala na ipasuspindi ang interpelasyon. Nakiusap din si Zubiri na tapusin na ang pagtatanong dahil may iba pang panukala na tatalakayin sa plenaryo. Pero si Pimentel, hinamon pa si Zubiri na basahin ang Senate rules. The desire of the minority is just to be educated. The rule must be clearly governing the actual parliamentary situation, Mr. President. What is the section, Mr. President? And we will read it with you. Binasa ni Zubiri ang Senate rules na inulit naman ni Pimentel. Yun nga lang, pagdidiin ni Pimentel, pwede lang itong gawin kung nasa debate at hindi sa interpelasyon. Sa huli, nauwi sa botohan ng pagdedesisyon kung ipagpapaliban ang interpelasyon. 2-11 ang naging boto pabor sa mayorya. Matapos ang eksenang yan, tila binuhos si Senator Pimentel ang pag-question niya kanina sa Maharlika Fund Bill sa kanyang turno and contra o privilege speech. Dito tinawag niyang unconstitutional ang pag-certify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos sa Maharlika Bill sa Senado. This has been a much abused power by the Office of the President. Here we are again facing a presidential certification of necessity or urgency when there is actually no public calamity or emergency right before our very eyes which could be addressed. Ipinagtataka rin ni Pimentel kung sino ang nagpasimuno ng ideya ng pagbuo ng Maharlika Fund. It was never mentioned during the presidential campaign. Not in the SONA. Is it possible that we are doing this as a favor to a businessman? Bago yan, nauna nang nabanggit ni Senadora Risa Hontiveros kahapon na ang presidente raw ng GSIS na si Wick Veloso ang nagpahiwatig kay PBBM na magkaroon ng investment fund. Sinabi yan ni Hontiveros nang pansinin niya ang umano'y backdoor provision ng bersyon ng Senado sa fund bill kung saan pwede raw magalaw ang pondo ng SSS at GSIS na pawang mga government-owned and controlled corporation o GOCC. Alinsunod sa provision sa Senate version ng panukala, ang mga GOCC ay pinapayagang mag-invest sa Maharlika Fund. Sa ngayon, wala pang pahayag si Wick Veloso ukol sa revelasyon ni Hontiveros. Dagdag pa ni Pimentel, mababaon lang sa utang ang Pilipinas dahil sa Maharlika. Dapat din hingin ang approval ng publiko sakaling maisabatas ito. Nagkaroon din umano ng procedural error ng dinggin ng Maharlika Bill. Hindi raw dapat ang Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies ang humawak rito kung saan chairman ang may akda ng panukala. Ang committee na may kinalaman sa GOCC daw ang dapat na humawak dito. Julius, kaugnay niyan, hindi nga napagbigyan itong apela ni Senator Coco Pimentel na ilipat ng komite ang Maharlika. Kapag nangyari kasi ito, ay muling magsasagawa na naman ng mga pagdinig ukol sa Maharlika. Sa ngayon, maya-maya lamang ay magsisimula na yung period of amendments. At kung matapos ito ngayong gabi, posibleng magpulong bukas ang bicameral conference committee para pag-isahin yung Senate at House version ng panukala. Julius, maraming salamat, Camille Samonte.
Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.